Maagang naulila sa ama si Lilibeth Acar. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ina na lisanin ang Palawan upang makipagsapalaran sa Maynila kasama ang mga kapatid. Sakay ng barkong MV Asuncion, dala ng pamilya ni Lilibeth ang pag-asang makakabangon mula sa unos na dumating sa kanilang pamilya. Subalit isang trahedya ang naganap na sumubok sa katatagan ni Lilibeth. Sa kalagitnaan ng biyahe ng barko patungo Maynila, lumubog ito. Mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, nakita ni Lilibeth ang sarili na lulutang-lutang sa malawak na karagatan na pinamamahayan ng patin. Sa loob ng 3 araw, yakap ni Lilibeth ang malaking kahoy na siyang sumuporta sa kanyang katawan upang lumutang sa karagatan. Kung yung gumigewang ganyan, so yung paggewang ng barkong ganun, nahulog na lahat ng mga tao. Kasama na rin ako sa mga nahulog doon. Naka-immerse yung body mo sa, ano, sa dagat na wala kang makain. Parang hindi mo alam kung makakasurvive ka pa or anong mangyayari sa inyo, kung mabubuhay pa ba yung mga kasama mo at saka ikaw. Parang gano'n ang nangyari. Walang idea na may masusurvive talaga. Nawala na rin ang pag-asa niyang makita pa ang ina at mga kapatid. Lingid sa kaalaman ni Lilibeth, nakikipag-ugnay na noon si Olongapo Mayor Dick Gordon sa US Navy upang tulungan ang Philippine Navy sa search and rescue. Alam ni Dick Gordon, kailangan na mabilis sa pagkilos at desisyon dahil bawat segundo, maaaring mas marami pang buhay ang mawala. 18 ng Disyembre, namataan ng US Navy ang mga survivors ng MV Asuncion sa Cape Calavite Point sa Occidental Mindoro. Kasama rito si Lilibeth. Si Mayor Gordon talaga yung mismong yung nangyari time na try to subway ko. Siya talaga yung nandoon. Tumulong talaga siya. Siya yung nanguna. Pag-recover sa amin, pagkuha sa dagat, nandun siya eh. Hindi kami iniwan kahit anong mangyari. Nandun talaga siya. Sa bahay doon nila ako inuwi. Sa bahay nila, doon nila ako inuwi. Tapos, siyempre, binigyan ng, ano, ng binisan ng maayos, pinakain. Parang talagang, oo, talagang inako na nilang sa akin ka na. Ganun. Tapos yung time na yun, hindi ako nagsasalita. Hindi ko naman alam kasi kung anong talagang, ano, parang aftershock siguro ang nangyari sa akin. Tila balat na nga sa katawan ng trahedyang naganap sa buhay ni Lilibeth. Subalit, pinilit niyang makabangon sa pag-alalay ng pamilya ni Dick Gordon. Ma'am Kate Gordon at si Mayor Dick Gordon, so, ang laki-laki ng nagawa nila sa akin. Kasi kung naging lahat ng mga pangailangan ko na ibigay nila eh, nang nangyari yun, sabi nila, parang inadapt na nila ako as daughter, ganyan. Marami sa'yo na itulong sa akin. Binaaral nila ako. Kahit na hindi ako masyadong, kumbaga sa ano, hindi pa ako masyadong nakaka-recover, binaaral nila ako ng elementary, high school, ganyan. Binaaral nila ako. Tapos, binigay nila yung mga pangangailangan. Parang si Kate Gordon tsaka si Mayor Gordon, sila na talaga yung parents ko.